Nakasama natin yan eh, si Mr. Vera, nakasama natin yan. Alam natin kung ano klaseng tao yan. Kung gaano kasinungaling yan, alam natin. Kung gaano mapanloko yan, alam natin kung gaano magmanipula yan. Kaya ang tingin natin... Parang kulto na yan eh. Hindi mo sila pwedeng pakinggan. Kasi nakasama natin yan eh. Si Mr. Vera, nakasama natin yan. Alam natin kung ano klaseng tao yan. Kung gaano kasinungaling yan, alam natin. Kung gaano mapanloko yan, alam natin. Kung gaano magmanipula yan. Kaya ang tingin ang galing sa akin yan kasi hindi niya kayo mamanipula. Ang tingin niya akong dahilan eh. Hindi niya ba napapansin? Bakit sa akin galit na galit? Si Mia na kung nila si Mia na akong sa akin magalit. Pati yung nadidinig ako mga kung sino-sino, mga bagong karakter na hindi naman involved na wala naman parela, hindi naman susulputan. Sa akin na ano, hindi, totoo naman eh, sa akin na apektuhan. Yes. Kasi nga hindi nila kayo mamanipula. Yun ang totoo niya, sila yung manipulador. Alam niyo naman kung sino manipulador eh, di ba? Yes. Kaya, pero alam niyo, bago ka maging mahusay na manipulador, kailangan medyo mataas ang IQ mo. Eh si Mike Cervera hindi makakapasa yan. Walang mauto yan. Ang mauto lang niya, yung talagang madaling mauto. Wala IQ. Yun ang mahina. Pero Trey Blue, pahinga ka muna ha. Gawa ka bago. Ito pa, isa pang klase ng attack na ginagawa nila, binibigyan ka na lang ng itsura dahil wala nang ibang maisip. Kanya na sila. Bibigyan ka ng itsura. Ang akala nila, maapektuhan ako, papakita ko sa iyo yung totoo. Kasi alam nila na hindi totoo yung sinasabi ng mataba. Alam nilang hindi totoo yan at alam nilang hindi ako kalbo. Kaya ang gagawin nila, gaganunin nila para lumabas ako. Ang babaw! Sobrang babaw! Ganun ang mga diskarte nila. May trend, ganyan yung nagiging paraan nila eh, paano makaganti. Pero para sa kanila ganti yun. Yung una sinasabi ng Mike Cervera, sa MS, nandun pa tayo. Meron akong picture na si Atty. Didi. Ito yung makita, meron akong picture na. 50 pesos, 500. Parang pinaggustong pagkagitan. $900. Di ba yung ganong estilo? Sabi ni Ana, Army, mga attorney daw, sabi niya na kung hindi siya magbibigay ng pera sa inyo, ilalabas niyo pag susolicit niya. Ano? Di ba? Darl Tupas. Hello, Darl Tupas. So sabi daw, parang ganito, kung totoo tong blackmail issue na to, kausap ko si Mike kanina, tinanong ko siya, plain and simple na question, kung meron bang nai-advise sa atin si PDD na ikasasama ng, ano, ng UTW. Meron daw, meron. Ano yun? Sabi niya, gusto niya patanggal si Graveyard eh. Namanat. Naka-pick up din si... Bobo. Alam mo talagang sobrang pagkabobo. Meron ba ako pinatanggalin si Graveyard? Tanongin ko sa'yo. Mas si Mia, tanongin niyo si Mia. Kung pinatatanggal ko si Mike. Tanongin mo. Hindi ko nga pinag-apologize yan. Sabi ko, hindi, ang gusto ko lang, lumiwanag at maliwanagan ng isip ng mga nag-aaralo. Talagang bobo si Mike, sinungaling. Di ko alam kung sobrang sinungaling niya or bobo lang talaga siya. Basta isa sa doon. Isa sa doon, sobrang hina ng ulo niya. O kaya talagang masyado siyang sinungaling. Blackmail. Hindi, tsaka daddy, alam mo, hindi kanila talaga kaya, kaya G na G talaga sila sa'yo. Nako. Yes. Alam mo ko naman yun. Kaya kasi ang tinitira nila, halatang halata mo, yung messenger, hindi yung message. At saka paano yan? Kung wala tayo, di ba kritiko tayo? Paano kung hindi tayo, wala tayo sa ganun? Di namamayagpag sila ngayon? Yes. Kaya alam nyo, meron namang hindi galit sa atin sa UTW. May disente dun eh. May mga disente dun. Kaya lang, yung mga sinungaling, mga manloloko, mga nagtataguyod ng kriminal. Naniniwala sa Italiano. Sila yung mga dominant eh. Oo, yung mga may planong manloko pa. Mga mambubudol. Yan ang mga galit sa atin. Pero Ninong... Meron pang galit sa atin. Ano pa?
Yung mga may asawa. Nako, nako, nako. Ang dami niya. Mm-hmm. Ibawal ang kapintentuan sa buhay. Okay, okay. Diba, pero ano ah, napansin ko din na parang si Mike Cervera eh nagkakaroon na siya ng idea kung paano ma type of questioning na cross-cross na din eh, no? Mahilig na din siyang magganan eh. May sinabi ba sa'yo? Di ba? Yes or no lang ang sagot. Pero, ganun na rin. Mike Cervera, hindi mo pwedeng lahat ng panahon eh nagagamit mong yes or no. Pero meron ang ano ha, may kwento kanina. Nag-meltdown daw kanina eh. Ano ba na yan? Christian, bakit ba nag-meltdown si Ogan? Ano ba? Hindi, natatandaan ko lang. Feed that information. Naalala ko kasi. Bakit? Ano nangyari? Naalala ko yung tanong mo kahapon. Tanong ka kahapon. Mm-hmm. Kung merong stand ang UTW tungkol kay Mr. Masungit. Mm. Kay diba? Yulen Marcos. Si Yulen Marcos. Yulen. Oh, kinwestiyon kasi natin yun eh. Kung siya ba, no question ni Bagtit, di ba? Sa para sinabi na Bagtit, patunayan mo na hindi ako Marcos. Pag napatunayan mo na hindi ako Marcos, bibigyan ka pang 2 million. Okay? Ngayon, ang tinanong ko, Marcos ka? Kasi para tinatanong niya nga, patunayan mo na hindi ako Marcos. Hindi. Oh, sige, Marcos ka. Marcos ka, Yulen. Ang tanong ko ganito, kung konektado ka ba sa First Family? Okay? Oo, yun ang tanong natin kahapon. Yun ang tanong natin kahapon eh. Gusto natin malaman. Mhm. Sino ko? Na kung konektado siya sa First Family at kung nirerepresenta niya ang First Family. Kasi lumabas siya sa NBI eh. Paglapag-uwi kay Norman ng Usin, lumabas siya sa NBI. Ano reason? Bakit ka lumabas? Ini-issue niya yung pagiging Marcos, ini-issue niya noon. At impostor pala siya. Kung ganyan. Teka, huwag ka muna magsalita ng impostor. Ang tanong natin, ang tinatanong ko sa kanya kung nirerepresenta niya ang mga ang First Family na Marcos. Oh, yun okay? Ang ano, answerable ba yes or ang no? Sabi niya, tinanong mo kanina yun. Hindi. Tinanong ko. Sabi niya, hindi raw niya nire-representa. Okay. Pero, yung lolo raw niya at ang tatay ni Ferdinand Marcos ay magkapatid. Mm. Therefore, parang second cousin sila. Mm. Kila Bongbong. Parang ganun ha, parang ganun ang tema. Mm. So, tinanong ko, kilala ka ba ni Bongbong? Mm. Ano sagot? Kilala daw siya ni Bongbong. Kilala daw siya ni Bongbong. Oh, kilala daw ni Bongbong. Yun ang stand. Yun ang stand. Yung hearing ng stand ng UTW. Malamang yun na rin ang stand nila. Kaya nung nagtanong ako tungkol kay Yulen, hindi ko alam kung bakit biglang na-high blood si Mike. No, kasi hindi ka naman ma-high blood kung hindi mo tinatago eh. Oh, offensive. Anong offensive dun sa tanong ko? Meron bang implication yan na negatibo o ano man? Yes, ang ibig ko sabihin, nagtanong ka lang na meltdown pa. Nako, explain. Pwede nyo i-replay. Sabi niya kasi, Christian, hindi mo na daw dapat pakialaman yun. Ano naman daw ang pakialam mo ron kung kay Marco siya o hindi? Explain ko ngayon yan, ha? Kasi kanina, explain ko, baka hindi sila nakikinig eh. Okay. Sige, go ahead. Si Norman Mangusin, lumabas. Ang gamit niyang pangalan, Francis Leo Marcos. At sinasabi niya, nakonektado siya sa First Family. In fact, siya pa daw ang signatory. Paano ang kayamanan ng Marcos? Diba? Ngayon, meron na namang isang Marcos na nagngangalang Yulen. Yulen kaya Yulen natin Marcos. Tinatanong kung nire-representa niya rin ang First Family. Diba? Bakit kasi pwedeng i-capitalize nila yan eh. Hindi ko alam. Basta ako, hindi ako naglalagay ng mga salita sa bibig nila. Inuulit ko lang ano nangyari. Wala akong nilalagay na siya sa bibig nila. Saka Christian, maganda rin naman din na itanong din at kasi siyempre, maaari rin naman matanong din sa kanila ng ibang tao yan. Maganda na malinis kung sakali na totoo man o hindi. Eh dahil nasa grupo rin nila eh. Siyempre, kung ano man yung kasisira nun, issue sa grupo rin nila yun. Kaya maganda rin na napag-usapan o nailabas. Ano ba masama kung tinanong lang? Sabi ni Army Roldan, sorry, hindi siya kilala ni BBM. Pero, yun nga eh, ang daming independent na ano eh, queries to the Marcos offices na nagsasabi na ito, hindi naman talaga kilala. So, the claim is, parang... Huwag ka magbigay ng clues.
Oh. Itago mo yung mga clue. Oh. Magbigay ng bala. Ito. Okay. Eh, kung totoo naman, bala ba yun? Kasi facts yun eh. Edi kung totoo naman wala. Oh. Edi wala. Kung meron, edi meron. Ganun lang naman ang simpleng sagot dun eh. Oo nga. So, wala niya, ano? Ang deklarasyon ni Yulin, eh, kilala siya ni BBM. Oo. Okay. Para bang, ano, Christian? It's confirmation sa ganyang mga cases. Para bang pag may itinanong o ano man ang nanggaling sa atin, para ang nadidinig nila, eh, scammer. Scammer ka? Oo. Kasi naalala ko noon, si Dagaman, nagalit. Wala naman siya tayo sinasabi, scammer siya. Oo. Nagwala. Oh, eto si Yulin, ganun din. Itong si Mike Cervera, ganun din. Tsaka ano, may titi. Ay, sige po. Sige po. Sabihin, every time na magsasalita tayo, kumbaga sa ano, bawa, pumasok ka sa bahay mo, tapos, ano nangyari dito? Biglang may magsasalita, uy, wala akong ninanakaw dyan sa nalagyan mo na pera, ha? Parang ganun. Pumipiyok agad. Ganun kaya? Ano sinasabi? Oo, may ano dyan. Ano nangyayari sa kanila? Wala pa tayong sinasabi eh. Ano na sila? Napaparaning na agad sila. Ano ba nangyayari sa kanila? Admission of guilt na yun eh. Parang hindi, nangyayari yung... Hindi, wala admission of guilt. Sinasabi, ang biyarami ni Diyos, sinasabi ko, ba't sila napaparaning? Parang alam ko, natatandaan ko kung bakit kami napunta kay Yulin eh. Kasi ang usapan nun, parang... naitanong yata tungkol sa Taliano Gold. Tinanong ko sila eh kung anong stand nila sa Taliano Gold. So, lumalabas, ang stand nila sa Taliano Gold, by question mark. So, hindi nila sinasabi na naniniwala sila sa... Binago na nila. Binago na. So, sinabi kasi ni Aboy, wala siyang alam sa Taliano Gold. Hindi, siya o yung UTW? Si Aboy. O siya yun, baka siya. Eh, wala daw po sabi ni... Sure, pero parang sinabi rin yata ni Mike na wala silang pakialam sa Taliano Gold. Ah, si Eddie, wala palang naniniwala na may Taliano Gold sa kanila. Okay. Hindi so, rin malinaw. Hindi rin malinaw yun na sinabi nilang naniniwala sila o hindi. Basta hindi, wala hindi malinaw. Pag sinabi mong wala akong stand dyan, wala naniniwala sa existence yan. Kasi kung mayroong naniniwala ang stand ng taong yan, eh, meron eh. Pero bakit may nalaman ako, may kinwento sa akin na may pinakita daw ng mga documents at naniniwala na sila. So, kailangan baguhin yon. Pero no, ano lang naman yan. Hindi ako nakabili. Hindi tayo magkukulit yan. Okay. Iba yung statement dito sa certain group, iba din yung statement in a bigger group. Hindi ako nakabili. Yeah. Okay. Ang masakit lang yan. Ang masakit lang yan. Kasi kapag inconsistent yung statement mo, mali na yun eh. Sige. Ang masakit lang sa atin dyan. Pag ganun, diba? Falso in uno, falso sin omnibus. Di ba? Sige, go ahead. Sa akin dito, eh, nung nagsimula tayo sa UTW, ang ala ko, ang UTW ay ginawa para lumaban sa lahat ng scammer in any shape or form ng scammer. Okay? Little did I know na yung UTW pala, naka-design lang for the sole purpose ng Norman Mangusino, FLM. May mas malala pa dyan, Christian. Ano? Hindi, may mga pronouncement yan sila nung araw pa. Na pagka tiniyaka mo kami, ay hindi sabihin, kalabasa ka, o kaya dung ka sa kabila. Yun ang kanilang pronouncement. Parang hindi ako dyan kanina nung una na, kayo nga eh, umakit kayo doon at doon kayo nagsumbong eh. Eh, balik ko sa kanila. Bakit? Nung umakyat ba kami doon, dineclare namin na solid FLM. Unang-unang, nag-iisisigaw ng solid FLM, si Pinoy Breezy, halos araw-araw. Oo. Yes! Napansin ko nga rin yun eh, Christian, na it boils down to a conclusion na itong grupong to, itong UTW, sila yung may kakayahan, may karapatan na mag-declare kung sino ang kalaban. Diba, unconsciously, hindi nila alam na... sila pala mismo ay kalaban na dahil sa pinaggagawa nila. Diba? Sinulat ko yun eh. Diba? May mga ganyan pananaw. May ganyan eh. Halimbawa, di ba kulto ka? Kailangan 100% ayunan mo ko. Kung ano sabihin ko, sumunod ka. Hindi mo pwedeng makita yung kamalian ko sapagkat tayo may direction lang. Ganon-ganon yan. Halimbawa, ang sinasabi nila,
tayo eh itinayo natin tong UTW para lumaban kay Fidel. Mm. Kaya wala kayong ibang gagawin. Halimbawa, nang lolo ko kami, nang bubudol kami, eh hindi mo pwedeng ma-repair kasi ang titingnan mo lang yung paglaban kay Fidel. Oo. Yun ang gusto ni Mike Cervera. Oo, kumbaga. Ganun ang yung panloloko nila. Oo, they're blind. Ganun ang kakitin. Nila, oo. Tikit natin ang mata natin. Oo, blind. Ganun ang kakitin. Ganun ang panloloko nila ng mga tao. Mm-hmm. Tikit natin yung pagpapanggap nilang disyente sila na hindi sila nakakanlong ng kriminal. Oo. Gusto nila ipikit natin ang mata natin doon. Yes! Kumbaga, gusto ni Mike Cervera. Kumbaga, eh, hindi nila kayo mamanipulate. Yes. Dahil tinuturoan namin kayo ni Juris eh. Oh, ganito yan. Oo. Kaya alam mo, sobrang galit nila sa amin. Alam mo, Mike, may advice ako sa'yo. Isa-isahin mo lahat ng vlogger mo na medyo may utak-utak. Tanungin nyo sila kung pabor ba sila na ang UTW ay design lang for the sole purpose of Norman Mangusin or Epelin. Mm-hmm. Tanungin nyo sila. Sino magtatanong? Malamang ko. Si Mike. Malamang ko ang magsasabi sa'yo. Ang gusto niya, ang nambubusal yun. Walang makakapalag. Oh, diba ang gusto nga nilang gawin sa atin noon? Ni Mike. Busalan tayo, naalala niyo ba? Kasi ano eh, lalagyan kanya ng words to your mouth na dapat ang totoong kalaban ay si Norman Mangusin. Hey, what about this? Ano yung ginagawa niyo? So hindi dapat 'yun kalaban. Diba kaya nga tayo hindi nagkasundo niya. Oo. Diba kaya nga tayo hindi nagkasundo niya sila Christian? Kasi ang gusto ni Mike Cervera, huwag niyo napansinin yung ibang mali dito. Mm-hmm, tama. Kasi si Norman Mangusin lang ang titirahin niyo. Ano ba yung tingin niya kung ano-ano pa? Pati ba naman yung paghihingi natin ng kondubisyon sa nakapatay na kasama? Pinakikilaman pa. Agree. Sabi ko. Magmahalan lang tayo. Magmahalan. 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 Siya nang unang lumaban. Yan ang unang lumaban kay Norman Mangusin. Ay, sus! Nang lumaban eh, no? Basayan si Army. Oh, ganun. Ganun. Yung gusto niya. Mali, yung mali, mali. Yung mapatakaran doon. Kaya hindi tayo nagkasundo niya si Mike Cervera. Ito, ano klaseng samahan to? Lahat ng tamalian eh, nasa likod ng utos ni Mike Cervera. Kung ano yung utos niya, yun lang susundin niya. Authoritarian leadership na pala, no? Yung set up nila, no? Ano, the law is sitting to one person. Yes, go ahead.